Ang rational sa pagpili namin ng genre sa ng pelikula na dokumentaryong ito ay unang-una yung dalawang mahalagang dokumento sa Pilipinas at sa UP. Una yung batay sa konstitusyon ng ating bansa kung saan sinasabi na kailangan paunlarin ang wikang Filipino bilang wikang pambansa at gagamitin ito sa lahat ng aspekto ng ating pamumuhay, kabilang dito ang sektor ng edukasyon. Ang policy sa wika ng UP na nagsasaad na mahalagang gamitin ang wikang Filipino sa ating mga asignatura, sa pananaliksik at sa pagsulat. So basically, yung rationale namin dito ay para ipaalam sa ating mga mag-aaral at sa komunidad ng UP na ginagamit ang wikang Filipino sa iba't ibang akademikong disiplina sa ating pamantasan. So bilang kritiko and at the same time ay gumagawa ng dokumentaryo, ang pinakamahalagang genre para sa akin talaga ay ang larangan ng documentary. So, mahalagang documentary filmmaking, lalo na sa bansa tulad ng sa atin, di ba? So, kung ang commercial cinema ay ilusoryo yung kanilang mga palabas at ang indie cinema naman ay hindi direktang makatumbok sa problemang panlipunan, may potensyal lagi ang documentary para isiwalat ang tunay na katotohanan ng nagaganap sa ating bansa. Diba? Maliit na aspeto man ito o issue, ay ito ang may kakanyahan upang mailapit ang manonood sa pinakamalapit na realidad sa mundo ng visual na sining. Sa tingin ko, pinakagusto kong bahagi aspekto ng dokumentaryong ito ay ang nilalaman na kaalaman ng mga in-interview namin, mga akademiko, mga profesional, na merong malawak na kasaysayan, merong malawak na alaala hinggil sa kasaysayan ng wikang Filipino at ano yung naging halaga nito sa pagbuo ng bansa o nation building, particular ng panahon pagkatapos ng batas militar. At ikalawa, sa tingin ko, yung kaalaman na ito ay kailangan maipamahagi sa ating mga mag-aaral, mga guro at sa mga mamamayang Filipino para makita nila na ang wikang Filipino ay hindi lamang sa usapin ng simpleng komunikasyon, kundi ang wikang Filipino ay ginagamit din sa pagbuo ng mga kaalaman ng pakikinabangan ng ating bayan. So, kaugnay ng dokumentaryo na ipapalabas, ito yung sa madaling salita, simple lang naman yung layunin ng ginawa itong proyekto. Ito ay ipakita ang papel ng wikang Filipino sa iba't ibang disiplina sa loob ng akademya. Ang pinakagustong sabihin ng pelikula, ng dokumentaryong aming nilikha, ay ang mahalaga ang wikang Filipino para maipakita na meron itong kasaysayan at hindi lamang inimbento. Nakabatay ito sa pananaliksik, meron itong matibay na pundasyon sa pagbuo ng kamalayang makabayan, kamalayang mapagpalaya, at higit sa lahat yung pagbuo ng bansa natin, pagkakaisa. Dahil isinulong ang wikang Filipino bilang wikang pabansa matapos ang batas militar. So, mahalagang aspekto ang wika sa sinasabi nilang pagbuo ng bayan natin matapos ang malagim na kasaysayan ng ating bansa. Simple, ngunit ito talaga ay masalimuot na usapin, di ba? So sa buong Southeast Asia, for example, tayo na lang ang bansang pangunahing wika pa rin ng pagkatuto ang Ingles. At malaking balakid dito sa pagunlad ng mamamayan, di ba, itong aspeto ng wika. So pinili namin ni Dr. Rodriguez sa pamamagitan ng Sentro ng Wikang Filipino na ipakita na hindi lang naman teacher ng panitikan o ng wika ang gumagamit sa pambansang wika, kundi mula sa disiplina ng siyensya, library science, ay meron ng intellectualisasyon ng wika na nagpapatuloy mula nang sinimulan ito ng mga nauna pang scholar at akademiko. Di ba? At syempre, yung pinakatutok o pansin ng dokumentaryong ito, yung mismong mga taong nagsasalita. Sapagkat alam nila ang kanilang sinasabi, mahalaga ang kanilang sinasabi, yung kanilang mga kwento ay mahalaga para makita na ang wikang Filipino ay patuloy na umunlad at nakatulong sa pagbuo ng isang matatag na bayan.
Yung mga natutunan ko rito, mahalaga yung pananaliksik syempre sa paggawa ng dokumentaryo. At ikalawa, mahalaga na may malinaw kang layunin kung bakit ka gagawa ng isang dokumentaryo. Ikaw ba ay magmumulat, mag-entertain o mag-aaliw? O sa tingin mo, mahalaga yung pagtatala ng ganito mga klaseng mga paksa na hindi masyadong pinag-uusapan o hindi masyadong o hindi gaano pinapansin lalo na sa panahon ng social media. Ang mapagpasya talaga o ang gulugod ng isang akda ay ang kwento na nilalaman nito. Kasi dito mo makikita kung paano niya inililinya yung kanyang naratibo sa mas espesipikong diskursong panlipunan. Diba? So, konsepto at script. At syempre, mahalaga rin yung aspeto sa akin sa produksyon, yung direksyon. Diba? Ibig sabihin, paano binibigyang giya naman ng direktor yung kanyang kwento. Ang masasabi ko sa mga nais maging filmmaker, unang-una, maganda itong platforma para maipahayag ninyo ang inyong mga kaalaman, maipakita ninyo ang inyong mga interes, at higit sa lahat, dapat malinaw sa inyo kung ano yung nais ninyong sabihin sa inyong gagawing mga dokumentaryo. Mahaba man ito o maikli, ang mahalaga, meron kang sinasabi upang higit ka maunawaan, gumagamit ka ng ganitong klaseng platforma, at the same time, mabilis siyang maipa-disseminate. So mahalaga sa akin na isinusulong ang wikang Filipino, hindi lamang sa simpleng komunikasyon, kundi bilang isang disiplina, bilang isang bahagi ng isang akademya o ng isang universidad na lumilingha ng kaalaman at may mahalagang partisipasyon sa pagbuo ng ating bansa. Yung kahalagahan na makuha natin sa dokumentaryong ito, ito yung unang-unang pagkakataon kung saan nagsama-sama ang mga profesor mula sa iba't ibang disiplina tulad ng agham, ng engineering, ng linguistics, ng malikhaing pagsulat, ng panitikan, at nakita na ang wikang Filipino ay isang matibay na pundasyon para magkaroon ng pagtatagpo ang mga disiplinang ito. At maipakita na hindi lamang sa aming departamento ginagamit ang Filipino, kundi sa iba't iba ring disiplina. So makikita natin na ang halaga nito ay may mga nabubuong kaalaman sa iba't ibang disiplina kapag ang lunsaran ay wikang Filipino. Ang aking background sa Philippine Studies ay malikhaing pagsulat at pelikula na pag-combine ko ang dalawang disiplinang ito. At nung naging director nga ako ngayon ng Sentro ng Wikang Filipino, nakita ko yung mahalagang contribution ng mga maikling dokumentaryo na nagpapakita ng iyong advocacy. Paano mo ginagamit ang sining o yung art form na to para mapalawak mo pang iyong mga pananaw at paniniwala o sa mas malalim na konteksto ng ideolohiya. Definitely may discourse na nangyari. Kung papanoorin niyo yung pelikula, yung mga talking heads namin doon, minsan ninenegate yung isang idea o kaya pinapaunlad ang isang ideya. At mahalaga yon sa diskurso, lalo na sa konteksto ng akademya, kasi nabubuhay ang kaalaman sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga diskurso o pagtutunggalian ng mga ideya. At mahalagang aspekto yon. At na-capture yon sa tingin ko ng aming dokumentaryo. Kahit maikli lang ito, 18 minutes, pero ang dami-dami na nilang sinabi na hindi natin agad makikita sa mga dokumentong may kinalaman sa pag-unlad ng Filipino bilang wikang pambansa. Nagkaroon ng dalawang aspekto yung production namin. Kasi yung ginagawa namin yung documentary, syempre, ano lang yung pinili namin, may mga CP lang sa mahaba nilang interview. Pero ang gagawin namin na pangalawang proyekto ay gagawin namin libro, yung mas mahabang interview. So yung may libro ka, tapos isasama mo yung video. So mahalaga yung gantong pagdodocument kasi ito yung pagmumula ng pagbuo ng mga kaalaman sa tingin ko. Lalo na yung mga wika, napakayaman ng mga wika sa Pilipinas, pero sino-sino lang ba ang gumagawa ng ganitong mga documentary, no? Kung hindi akademya ay wala na siguro ang iba, pero mahalaga yung mga estudyante natin ay maturuan natin sa paggawa ng documentary na ang tutok ay wika marahil, no? Mga ganun. Makikita nyo, napaka-interesting kung paano ginamit yung wika ng mga in-interview namin. Dahil makikita nyo doon na, syempre pinipili nila yung mga mahalagang salita. So, halimbawa may in-interview, ang sabi niya, language is an ideology. So, napaka-academic ng wikang yun, di ba? Pero kailangan niya suportahan yun ng mga detalye. Bakit niya sinabing isang ideolohiya ang wika?
at sasabihin niya ay dahil kinokontrol na nito ang pag-iisip ng tao kung paano tayo mag-isip. Yung sa ginawa naming documentary, dahil karamihan ng mga akademiko, syempre ang wikang ginagamit nila ay batay sa pagiging academic sa tingin ko. Kaya yung wikang isinisiwalat nila sa documentary namin ay wika ng isang akademiko, pero dahil sinabi namin sa kanila na ang audience namin ay lahat naman, hindi lang naman nasa akademya, may mga pagkakataon na pinapaliwanag nila ito sa pinakapayak na paraan, subalit pinaka-epektibo naman. Sa bahagi ng audience, nung ginagawa namin ito, syempre, yung karamihan sa mga kasama ko nasa akademya din, parang alam na namin yung posibleng pupuntahan ng dokumentaryo, yung sa papalawangan ng wikang Filipino. Pero siguro sa audience na wala sa parametro ng akademya, nasa sa kanilang pagbasa yon. Lalo na yung wala namang pakialam sa wikang Filipino. So basically, yung advocacy din ay makita nila yung halaga, dahil libro ito mapapanood sa YouTube, makikita nila, ay may dokumentaryo palang ganito, at makikita nila yung Filipino ay pwede maging isang paksa. Mahalaga ang partisipasyon ng buong production team. Mahalaga ang director, mahalaga yung writer mo, yung editor mo. At kahit saan dokumentaryo, mahalaga naman yan. Pero dito sa amin, sa binuo naming dokumentaryo, syempre nagpulong muna kami kung paano, kung anong nais naming sabihin at lamanin ng dokumentaryong ito. Syempre mahalaga sa akin yung collective effort na pagbuo nito. Ibig sabihin, lahat ay kailangan mag-contribute sa pagbuo ng mga ideya. Ano yung nais mong siwalat. Yung script na ginawa ay dumaan din sa akin. May nagsulat, pero tinignan ko rin muna kung ano yun, saan pa pwede ayusin. So, ang payo ko sa mga gumagawa ng dokumentaryo at pelikula ay simple lang, di ba? So, ang paggawa ng pelikula ay laging pagtataguyod ng paninindigan. So, ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng pelikula kung hindi mo pinaninindigan at hindi mo paninindigan ito, di ba? At pangalawa, kailangan isipin ng gumagawa ng pelikula na hindi lang ito usapin ng paano mo ini-entertain ang iyong audience, yun ang pinaka-flawed na pananaw, kundi paano mo binabangga o nagkikreate ka ng discursive field sa pagitan ng pinapanood at ng nanonood upang higit nilang maunawaan ang mga bagay na akala nila ay ordinaryo na lamang, di ba? Ibig sabihin ng ordinaryo, ninanaturalize kasi sa atin yung mga bagay para tanggapin natin ito bilang ito na siya, di ba? At ang pelikula ay may tasitong tungkulin na ipakita sa ating hindi nga dapat ganito ang buhay, di ba? So sa kaso ng sa madaling salita, di ba, kakatwa na sa isang bansang ilang beses sinakop at may batas sa wika, eh hindi ito ginagamit. Ginagamit lang siya pag eleksyon, ginagamit lang siya kapag nilalansi ang mamamayan. Ngunit pagdating sa paaralan mismo, eh Ingles ang binibigyang importansya, di ba? So isang huling payo sa mga bata at matandang gumagawa ng pelikula ay huwag kayong gumawa ng pelikula para sa pera. Dadating yung pagkita dyan, di ba? Gumawa kayo ng pelikula para sa etika ng katotohanan, dahil sa dulo, doon naman titimbang yan ang isang filmmaker kung siya ay nanindigan, pumosisyon, at ipinaglaban ang nararapat. Yung challenge muna, pero na-overcome namin yun, yung i-interviewin, kasi sino bang gusto magsalita tungkol sa wikang Filipino? Yun yung unang tanong ko. Tapos, iba't ibang ano pa, disiplina. Talaga nag-troubleshoot lang kami. Ito baka pwede ito magsalita, ito pwede. Tapos natuwa kami na lahat sila, karamihan sa kanila, ay sumang-ayon na magsalita sa dokumentaryo. Ibig sabihin, suportado nila ang wikang Filipino bilang wikang pambansa. Siguro yung next level ng challenge ay paano na bubuuin yung narrative gamit yung form ng documentary. Ang problema dito, hindi naman kwento yung binubuo namin eh, kundi tala o pagdodocument ng wikang Filipino na merong underlining na ano, o under, ano ba to? May background sa pagbuo ng wikang Filipino. So, dapat very knowledgeable yung magsasalita, alam niyo yung sinasabi niya, at kapani-paniwala, parang ganun. Kaya kinuha namin yung mga eksperto sa iba't ibang disiplina. Pangatlo na hamon sa tingin ko ay, ano yung magiging reaction ng mga laban sa wikang Filipino? Siyempre, hindi ko naiinisip yun kasi ako ay pro. Kung ano may reaction nila, makikita ko yun,
hindi ko yung tinignan bilang hamon, pero tinitingnan ko bilang, kailangan ko itong tapatan kasi director ako ng wikang Filipino. Sa Filipino ako nagsusulat. So mahalaga yung advocacy ko, yung politika nito. Hindi to for career, hindi to for kung anuman. Pero sa akin, malinaw na yung advocacy ng wikang Filipino ay may isiwalat, may ipakalat, gamit ang iba't ibang forma, documentary man yan o publication, pagsasagawa ng mga forum. So lahat ng mga paraan, ina-explore ko bilang naging director ako ng Sentro ng Wikang Filipino. At sa tingin ko, matatapos na termino ko next year sa Feb, at excited na ako umalis. Pero sa tingin ko, marami, na-explore namin lahat ng possible platform para maisulong ang policy sa wika ng UP. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsuporta dito. Pardon. Maraming challenges yung nararamdaman namin dito sa paggawa ng sa madaling salita. Una, siyempre yung paano hahagilapin itong mga scholars na nagsusulat sa wikang Filipino sa panahong pinapatay na ang wika maging sa Universidad ng Pilipinas, di ba? Ang pangalawang challenge ay paano gagawa ng tensyon dahil hindi naman porket nagsusulat sa Filipino ang scholar ay umaayon siya sa pananaw ng isa pang akademiko. So, kailangan pa rin may tensyon, di ba? So, yung pangatlong challenge ay nagawa ito ng pagkatagal-tagal, di ba? Dahil napakaraming tao yung kailangan kapanayamin at hindi kasi pwedeng ilan lang dahil nga ang kailangan ipakita ng documentary ay may puwersa ng mga manunulat sa iba't ibang disiplina na naninindigang mahalaga ang wikang Filipino, di ba? So, yung mga challenges na yon ay medyo hindi kadyang kabigat kumpara dun sa mga nauna naming ginawa dahil ito naman ay umiikot lang kami sa universidad. Bagamat ito pa rin ay mga suliranin na napilit naming inigpawan, di ba? At yung isa pa na dapat makita sa kabuuan yung dokumentaryo mismo ay naglalatag, di ba, ng challenge o panunubok na ipopularisa sa pamamagitan ng visual na sining ang diskurso sa akademya papunta sa labas nito, di ba, na kailangan matuto tayong magsulat at bigyang halaga ang wika higit sa kung ano pamang wika na ginagamit sa pagkatuto. Si Professor Rodriguez ay bukod sa yung sentro ng wika ang nag-produce nitong proyekto, siya rin ang isa nakatuwang, di ba, sa pagsusulat ng daloy ng kwento at maging sa direksyon. So nagkakaroon kami ng ilang kiskisan. Hindi pa tungkol sa pananaw namin sa wika, di ba? Ang kiskisa namin ay sino ang mauuna, sino ang susunod, di ba? Yung daloy pa nung magiging takbo nung proyekto at nung mga taong nagsasalita, di ba? So ito ba ay gagawin namin chronological mula sa pinaka matanda na scholar gaya ni Bien Lumbera o gagawin namin ito per discipline o gagawin namin itong isang buong kwento na nagsasalaysay ng struggle ng mga tao para patuloy na bigyan tibay ang intellectualization ng wikang Filipino. So sa mga ganon, kami nagdedebate, pero hindi kami nagdedebate na tungkol sa konsepto na dapat gumawa ng documentary on the Filipino language. So siyempre, natutunan ko sa pagbuo ng dokumentaryo ito, yung pagiging malikhain, pero at the same time critical. Napaka-UP naman talaga ng ganong katangian, di ba, sa mga lumilikha ng pelikula, ng dokumentaryo. Pero sa tingin ko rin, kailangan din, wag mong lagyan ng hangganan yung imahinasyon mo kung ano yung gusto mong sabihin at gawin sa dokumentaryo mo. So, pumili ka rin ng paksa na sa tingin mo ay hindi masyadong pinipili pero mahalagang talakayin. At the same time, syempre, pagiging masinop din sa mga detalye at dapat may tiwala ka rin sa mga kasama mo sa production na kaya nilang gawin ito. At the same time, syempre, ang pinakamahalaga, yun sa tingin ko ay yung isang kolektibo para kayong pamilya na gumagawa ng isang dokumentaryo. Kasi
makikita ninyo na kapag natapos niyo yung buong dokumentaryo, doon yung makikita yung lahat ng pinaghirapan ninyo. Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ay wikang sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ay isang wikang nagpapakilala kung ano ang mga Pilipino. At kung ikaw ay isang manunulat at gusto mong maging bahagi ng paglalarawan tungkol sa iyong bayan, ay dito ka itong wikang ito ang iyong gagamitin. Ang pinakaunang maging tagpuan namin ng iba pang mga nagsasalita sa ibang wika, no? Bata ito sa aking karanasan, no? Lagit-laging wikang Filipino ang unang tagpuan, no? At pagdating sa tagpuan iyan, dun magsasanga-sanga, no? Either sasanga ako sa Ingles, depende sa konteksto, o sasanga ako sa Bisaya, depende sa konteksto, o sasanga ako sa iba pang mga wika, no? At pagkatapos nun, muling bumabalik sila sa tagpuang iyon, no? Kailangan yung isang malawak na kilusang pangbasa, gaya ng nangyari nung 1970s, na nagsusulong ng paggamit ng sarili nilang wika at pagkukonsepto sa sarili nilang kultura. Hindi lang problema ng wika yan, eh. Problema to kung paano tayo mag-isip. Nag-iisip ba tayo ng alinsunod dun sa kultura ng mga wika at kultura ng mga iba't ibang grupong etniko dito sa Pilipinas? O ang pinaninindigan pa rin natin, no, ay yung balangkas na kolonyal. Sa larangan po ng wika, ng pagkatuto ng wika, at sa larangan po ng edukasyon, hindi naman nag-aaway-aaway at walang kompetisyon ang mga resulta ng mga pag-aaral. Ang sariling wika ay ang daan papunta sa Filipino at papunta sa iba pang wika, banyaga man o ibang wika sa Pilipinas. Hindi ito sariling wika laban sa Filipino, hindi ito sariling wika laban sa Ingles. Kailangan may pagkilala ang mga Pilipino na marami sa mga datos sa kasaysayan ay nakasulat sa ibang wika. Kasi pagpupunta ka sa National Archives, marami sa ating mga dokumento doon nasa wikang Espanyol. At marami rin ang nasa wikang Ingles na makikita mo mga dokumento na nasa National Library. Ngayon, ang lenteng kultural na ginamit ay mula sa mga Amerikano at Espanyol. So sa pagbasa ng mga dokumento na yan, kailangan ang lenteng kultural na ginagamit ay mula sa kulturang Pilipino. So, babalikan ko yung pagpapakahulugan. Ang pagpapakahulugan ng mga Pilipino ay iba sa pagpapakahulugan ng mga Kastila at Amerikano. So, para sa mga makabagong historiador na Pilipino, dapat mula sa lenteng kultural ng mga Pilipino, tinitingnan mo ang mga dokumentong kolonyal. At maiintindihan mo lang yan kung ginagamit mo ang wika bilang impukan, kuhunan ng pag-unawa ng kasaysayan at kultura. Sa library ng UP, actually, ang pinakamayaman, no, pinakakomprehensibo kung pag-uusapan natin yung collection ng resources sa Filipino. Kasi ang library ng UP may policy na i-acquire ang lahat ng mga nailimbag
sa Pilipinas. Kasama dyan yung mga nasusulat sa wikang Filipino. So lahat-lahat kung ano man yung na-publish na tinatawag namin Filipiniana o yung mga materialis na tungkol sa Filipino, Pilipinas, na isulat ng mga Pilipino, yun yung mga composition ng mga Filipiniana materials. So umaabot tayo sa ngayon mga 111,000 na total na mga titles ng Filipiniana. Ganong karami. So, bahagi ako noong henerasyon na lumaki talaga sa Ingles, no? Wala kaming Filipino subjects, ni wala kaming Philippine history sa Ateneo noon. So, noong pa man sa Ateneo, medyo nagre-react na ako na bakit ganun. So, nung pagka-graduate ko, ako mismo naghanap ng paraan para nagpunta ako sa Hulo, nagturo ako doon kasi gusto ko malaman yung kumbaga parang tunay na kondisyon ng lipunan, ano. At nag-enroll na ako sa UP. Doon nagsimula yung pagkamulat ko sa mga nangyayari. At alam mo na naman, yung panahon na yon, yun yung panahon na ng aktivismo na kinakwestiyon ng lahat ng mga pamantayan sa lipunan. Hindi lamang sa kultura, kundi sa ekonomiya, sa politika, lahat, no? Talagang hinahanap natin doon yung kumbaga yung sarili nating identidad. And sa kultura, napakalakas noon sa UP lalo na, di ba? Nung nililinang natin yung wikang Filipino within the university, merong mga objection mula sa mga leader ng ating bansa na ano ba yan? Bakit backward na tayo? English is the medium instruction. It's the lingua franca of the world. Bakit ganon? So, si Dr. Connie Paz, Dr. Tet Maceda, with the support of some officials ng UP system, pumunta sa Kongreso para magkaroon ng linaw ang ating mga kongresista, mga senador, at ang iba't ibang mga opisyal na ating pamahalaan para makita nila kung ano ba yung policy sa wika ng UP at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad na ating bayan. Isang usapin ng orientasyon ito ng ating sistemang pang-edukasyon kasama ng Universidad ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang taon ng mga neoliberal na mga reforma, ibig sabihin yung pagsasapamilihan, yung pagsasakalakal ng edukasyon, ay naglalayo sa ating universidad mula sa dapat niyang talagang orientasyon at tungkulin sa ating lipunan. Ang nangyayari ay nahuhumaling yung ating mga administrador na pagsikapan na lamang na mapataas yung ating competitiveness sa pandaigdigang pamilihan, kundi man sa pamilihan sa Asia na pang-edukasyon. Ito na lamang, ibig sabihin, paano maibebenta ng mabisa ang edukasyon sa Pilipinas sa ibang mga bansa. Kaya yung orientasyon ng edukasyon ay hindi na paano natin pagsisilbihan ang mga nakaraming kabataan. Tandaan natin na kailan lang naman naging hindi na issue yung usapin ng wika, pero pwede yung natin sabihin na hindi, no? Marami pa rin sa mga politiko natin, hindi nila alam, no? At naniniwala pa rin na dapat Ingles ang wika natin. Pero ang datos ay talagang hindi lalapat doon, eh. Karamihan ng mga Pilipino ay hindi mag-Ingles. Pero karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man lahat, ay marunong mag-Pilipino. Pag-uusapan natin yung malawak na masa ng sambayanan, no, at gusto natin na magkaroon ng pagkakaisa. Isang importanteng sangkap kung gusto natin ang tinatawag nating pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa, isang makapangyarihang instrumento yung meron kang iisang wika. O, yun yung medyo palagian ang sinasabi, pero sa katotohanan, palagian ding nilalabag. Dahil nga, instrument ang wika eh. Pwede mo i-manipulate eh. So, pwede mo rin namang magamit ang wika para
hindi ka makapag-communicate. Mag-i-English ka doon sa mga taong hindi marunong mag-English. Hindi, ang purpose mo nun, hindi para mag-communicate. Ang gusto mong pakita doon, siguro, pakita na mas mataas ako sa inyo. Mas prestigious yung aking wika at mas nakapag-aral ako. Kaya ganun. May sariling katangian yung wika. Na kung minsan nga, sabi nga nila, language is an ideology. Siya mismo kumokontrol na sa tao, sa pag-iisip ng tao. Membro ako noon ng Kaakbay na pinamunuan ni Jose Diokno. Ang sabi sa akin ni Jose Diokno, sayang, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog masyado. Samantalang Batanggenyo siya. Makikita mo, pinapadala niya kami sa mga tinatawag naming pulong bahay o pulong bayan, sapagkat sa panahon na yon, kaming nasa akademya ay pinapupunta ni Pepe Diokno, Jose W. Diokno, sa mga komunidad, mahihirap na komunidad at sa bayan para ipaliwanag ang halimbawa utang ng Pilipinas sa IMF World Bank. Paano ka mag-i-Ingles? No? So, nakakatawa nung isang beses, pinapuntan niya ako at si Don Pag-usara na Cebuano katulad ko na nagsusulat yun sa Tagalog. No? Kasi ang akala namin Tagalog, bas minimemorya namin yung panganiban tesauro. No? Siyempre, nag-research kami kung paano namin sasabihin itong napaka-komplikadong ekonomikong issue. At puno yung aming mga salita ng mga tatapuha sa makatuwid, ganun. At sinabihan kami pagkatapos ng mga tao na naintindihan naman namin kayo, pero hindi na namin ginagamit ang tatapuha at sa makatuwid, ganun. Yung lingua franca, yun ang naiintindihan ng karamihan. Dahil iba't ibang grupo tayo. Buhat sa norte hanggang Mindanao. Magkakaibang tribo. Hindi ko gusto ang tribo dahil minamaliit ang galing sa tribo. Tayo mismo nag-away-away tayo kung ano ba talaga ang magiging Filipino language. Ang aking example actually dyan yung Bahasa Malay at saka yung Bahasa Indonesia. Sana nagganun tayo. Kaso, nandito na tayo sa panahon ngayon na global na ang ating mga workers, tapos nag-ASEAN integration pa tayo, napakahirap nang ibalik yung nakaraan. Ang maganda na lang na nakikita ko ngayon, mas magaling mag-explain yung mga estudyante namin in Filipino. So, sa palagay ko, yung kahit na hindi iisa lang ang ating policy talaga sa wika, palagay ko, somehow umandar eh. Dahil ang galing talaga mag-explain ng mga bata ngayon in the Filipino language kumpara sa aming henerasyon. Hindi naman po namin in-expect na makapag-adjust po lahat ng gagamit. Pero syempre, umaasa po kami na siyempre, magamit din po ito. Kasi siyempre, pagka nagkaroon na po tayo ng sarili nating keyboard layout, parang may isip na po natin lagi na siyempre, parang mas convenient na rin gamitin yung Filipino language kasi may design na po tayo for it. Isa rin po siyang way para hindi rin po tayo mapag-iwanan ng mga ibang bansa. Sana yung project na rin namin mag-inspire sa ibang estudyante to apply their respective disciplines sa Filipino for the benefit of the language itself. And syempre, pag nag-benefit naman yung language, lahat naman tayo mag-benefit kasi yun yung culture natin eh, sarili natin yun. Dinevelop namin yung keyboard layout ito gamit ng 10.7 million Filipino words mula sa Bantay Wika project ng EEE ni Sir Randy Cahote. Tinignan namin kung ano yung most frequently used Filipino letters. So, nakita namin na A, N, G, S, T, at yung iba pa na letters. Tapos, doon namin nilagay sa gitna yung pinamadalas sa gamitin para mas madali siya abutin. Kes. Para sa akin kasi, ang wika ay mahalaga kasi ito yung paraan mo talaga paano ka makakapagturo sa estudyante. May mga bagay na higit na naiintindihan
at naibabahagi ng mas mainam kapag ka Filipino ang ginagamit. Kadalasan nga Tagalog eh, kasi kapag Tagalog, biglang parang nagpe-pay attention ng malalim yung ano, estudyante, no? Yun ang pinakadahilan kung bakit magamit ako ng Filipino. Hindi para sa kung ano pa man, kung hindi talaga, para lang maging mas mabisa yung pagtuturo ko. Yung aking karanasan dyan na sa tingin ko ay importante rin yung role ng wika. Sa sa lecture, kapag meron akong binabahagi sa mga estudyante na mga konsepto in Filipino, then makikita mo sa mga mata nila na lumalaki. Sabihin, nagre-resonate sa kanila, naiintindihan nila. Yung aking unang MA thesis ay isang etnografiya ng pag-aaral sa Bukid Mangyan, no? Ang nagtulak sa akin, nag-implementa ng isang sasak sa Pilipino, yung aking advisor noon, si Dr. Padilla, no? Siya rin yung unang, isa sa mga unang mga antropologo na nagsulat ng kanyang disertasyon sa Pilipino. So, pero sa kanyang pinag-aralan kasi hanggang nung Mangyan, yung aking pinag-aralan ay Bukid Mangyan. No? So, yung aking ginamit ay Pilipino. Medyo matagal nga naging ano, yung pagbalik doon. No? Yung 1995 ko ginawa yung aking pag-aaral, noong isang taon, nagpunta ako sa mga Bukid Mangyan, nagdala ko ng kopya ng aking thesis. No? Binigyan ko si Lakyaum, si Mayor Yaum ng Bukid. No? At ilang mga Bukid leaders doon. At tuwa-tuwa si Yaum, no? At nagmamalaki niya sa lahat ng leader, no? Tinitingnan niya yung binubuksan yung thesis, pinapakita niya, sabi niya, ito yung unang-unang libro na kaya niyang basahin at maintindihan. Hindi na lamang ito nakagakos sa layuning paunlarin ang wikang Pilipino na nakabase sa Tagalog. Ang ating layunin ay ibase ito sa lahat ng wika. Kaya ngayon, sayawin at sagustuhin natin ay umaalagwa tayo. Halimbawa, pag-uusap tayo ng Pilipino, pwede naman Pilipinong Bisaya, di ba? Pwede naman Pilipinong Bicol, ano, di ba? Ngayon, tipo, bakit? Ano? Hindi kinakailangan maging purista tayo. Tulad ng lagi lang sa akin sinabi ni Roger Sikat, kung anong sinasabi ng kaluluwa mo, yun ang wikang lalabas. Nagkataon siguro na nasapol ng wika natin dito, no? Yung pagpapalabas ng aking mga pananaw sa buhay, no? At habang ginagamit ito, lalo ko napapansin, no? Habang ginagamit ang wikang ito, ay lalo ko na ipapaliwanag ang kompleksidad ng ating mga buhay, no? Na hindi madali para sa aking gawin kung ibang wika ang aking ginagamit.